today. It's been a good week so far and hopefully it's the same with you all. Marami pa rin tayong baon ng mga kwento na magbibigay inspirasyon sa inyong lahat. Kaya, stay tuned! Stories and more sa pagbabalik ng CFO Today. CFO Today. CFO. CFO. CFO Today. CFO. CFO. CFO Today. CFO Today. CFO Today. CFO Today. Employees are a company's greatest asset. Kaya naman ang mabuting pakikitungo at ang pagtitiwala sa kanila ay isa sa mga susi sa pagtatagumpay ng kahit anong business nowadays. Ito rin naman ang kwento at karanasan ng ating guest mula sa distrito ng Capas, Tarlac. Let's watch this! Ako po ang kapatid na LDR, Leonis Mercado. Ako po ay mula sa lokal ng Aranduren, distrito ng Capas, Tarlac. Kaanib po sa Kapisanang Bacolod. Ang aming pong negosyo ay outsourcing services. Mayroon po kami manpower agency na nagpo-procure, no, ng mga manggagawa. Ang negosyo po kasing ito ay napakahalaga. Ito po ay naitatag noong 2008 kasama ng aking ama nung magkaroon po o bumangon ang pangangailangan sa isang responsable ahensya para po sa mga mamamayan ng aming munisipalidad. Mula po nung ito ay maitatag noong 2008, ay around 1,000 na po yung aming mga naging empleyado. Subalit nung nagkaroon po ng pandemya, so ngayon around nasa mga 500 po ang mga staff at saka mga empleyado po namin na nakadeploy sa aming kliyente. Sa anumang negosyo kasi ang mga tauhan, no? Sila yung ating tinatawag na manpower, yung mga talents, yung mga human resources, sila yung most critical asset, no? Sa isang organization. They could make or break, no, yung organization kasi sila yung katuwang natin sa pag-accomplish, no, ng ating mga goals and objectives, no, doon sa ating organization. Ang trust kasi, sabi nga, big word, di ba? napakahalaga, no, ng tiwala sa anumang relationship. Ganon din ang para sa ating mga tao, yung ating mga manggagawa, mga empleyado sa ating negosyo, kung sila ay may pagtitiwala sa atin at tayo ay may pagtitiwala sa kanya, walang dahilan, no, para hindi magtagumpay ang isang negosyo. Yung tagumpay ng kumpanya ay dahil ito, no, dun sa magandang relasyon na i-establish, no, namin sa aming mga tauhan. Bilang isang iglesia ni Kristo, napakahalaga po ng pagkakaroon natin ng pagtitiwala sa ating mga empleyado. Yung tayo po ay naniniwala, no, doon sa kanilang kayahan. Ganun din po, no, yung ating pagtitiwala, no, sa ating Panginoong Diyos.
kung tayo po kasi ay negosyante, hindi naman po natin maaabot ito kung wala ang tulong no, ng ating Panginoong Diyos. Siya po ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng oportunidad. Pero kung wala po yung pagtitiwala no, sa ating Panginoong Diyos, ilagay ko, hindi makapagpapatuloy no, sa sino mang pamilya, sino mang negosyante. Kaya napakahalaga po na ilagak natin sa ating Panginoong Diyos ang ating pagtitiwala. Kapag na po ganun yung ating ginawa ay tiyak, no? yung tagumpay. Tukol po dun sa maipapayo no? O tips no? Para po sa mga kapatid, ang sekreto po ano? Para magtagumpay ay isaalang-alang ang ating mga stakeholders. Meron tayong internal at external stakeholders, no? Yung ating mga empleyado. Lahat ng may interest ng sa negosyo, no? Yung ating mga kliyente, nandiyan yung gobyerno, yung naibibigay po natin kung ano yung nararapat at tama para sa Manila. Higit po sa lahat ay ang paglaga no, ng ating pagtitiwala sa banal na magagawa ng ating Panginoong Diyos. Napakalaking tulong ang pagtitiwala ng mga empleyado sa kanilang employer sapagkat sa pamamagitan ng pagtitiwala nila sa kanilang mga employer, nagiging panatag sila sa kanilang pagtatrabaho. Alam nila na sila ay nasa mga mabuting kamay at ang kanilang mga pamilya na ibibigay sa kanila ang mga benepisyo na nararapat para sa kanila. At bukod dito, na ipagkakaloob rin sa kanila ang mga pribilehyo na pinatamasa ng isang empleyado buhat sa kanilang mga employer. Nararamdaman din namin na hindi lang kami basta empleyado, kundi parang nasa isa kaming pamilya, bahagi kami ng isang pamilya. Kung kaya ng mga empleyado namin, kaya nyo rin. Kaya, gawin nyo yan! Oh, narinig nyo ba yun mga ka-CFO today? Sabi ng ating guest na having good relations with our workers is one of your biggest advantages. Pero syempre, mas malaking pakinabang ang pagkakaroon ng mabuting relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sana po ay may napulot po tayong inspirasyon sa ating episode today. Ako po ang kapatid na Harmony Adyaw. We will definitely see you next time. Alam nyo ba na hindi lang salad, shake or juice ang pwedeng gawin sa buko? Tara at samahan natin ang mga kapatid sa distrito ng Aurora dahil ibubuko nila itong recipe tampok ang buko! Let's find out dito lang sa This Is It! Kilala ang Aurora sa coconut farming industry nito. Kaya sa episode ngayong hapon ay tuturuan namin kayo kung paano magluto ng isang recipe gamit ang coconut meat. Mula puno hanggang bunga, lahat ng parte ng niyog ay may pakinabang. Ang coconut meat ay sagana sa 5-red potassium na nakapagpapanatili ng water balance sa ating katawan. Hindi lang ito nakakabusog, kundi nakakatulong din ito para maiwasan natin ang dehydration. Alam nyo ba na pwedeng gawing pansit ang coconut meat? Kaya ngayon, kakaibang buko recipe ang ating ibubuko dito sa CFO Today. Ako po si kapatid na Rica Maite mula sa lokal ng Sabang, kaanib sa kapisanan ng Kadiwa. Ang lulutuin po natin ngayong hapon ay pansit buko. Narito po ang mga ingredients na kailangan natin. Kinchay, bagyu beans, carrots, repolyo, coconut meat, bawang, sibuyas, paminta at asin, vegetable oil and patis. Bukod sa kinasanayan nating bihon or Mickey noodles, ang gagamitin natin ngayon ay kinayod na buko. Una, magigisa tayo ng bawang at sibuyas. Pag mainit na po yung mantika natin, lagay na po natin ang bawang. Sunod natin ang sibuyas. Sunod po natin lalagay ang repolyo. Carrots at bagyu beans. Haluin lang po natin ito. Sunod natin lalagay ang paminta at asin. After natin
haluin, ilalagay na natin ang main ingredient na coconut milk. Sunod natin ilalagay ang patis para po pampalasa. Ang kapatid na Rica, isa ring masiglang kaanib sa kapisanang Kadiwa. Sa katunayan, lagi siyang nakikipagkaisa sa iba't ibang aktibidad pang kasiglahan. Patunay lang na kung gaano niya pinapahalagahan ang angking galing sa pagluluto, ay mas sigit pa ang kaniyang pagpapahalaga sa pakikiisa sa kapisanan. Ang huli po nating ilalagay ay ang kimchi. Ayan, ganun lang po kabilis ang ating pansit buko. Imagine ang ating pong paboritong four sweet delicacies ay pwede rin palang pang savory dishes. Pagkatapos po maluto, ilagay na natin siya sa plato. Ayan po, ready na po ang ating pansit buko. Ngayon po, tikman na po natin. Napakasarap. Hindi lang siya basta masustansya, kundi napakasarap pa. Kaya lagi po tayong tumutok dito sa This Is It para nabusog ka na, natuto ka pa ng bagong kaalaman. Ngayon alam ko na kung paano magluto ng pansit buko. Hindi bale, gagawa kami ni Mama niyan this weekend. Sakto sa summer din po ba? Until our next food story, I'm Sister Enzy Kuyo dito lang sa This Is It! Work-life balance is one of the things that young professionals strive to achieve nowadays. Kaya naman, may tuturing talaga na biyaya kung magkakahanay ang mga gampanin sa trabaho, gawain sa bahay, at pagtupad ng tungkulin sa loob ng iglesia. Ganyan niyang masasaksihan natin sa buhay ni Teacher Roped Cortez, isang kadiwa mula sa lokal ng F. Manalo, distrito ng Pampanga North. The skills he has in his teaching career and in performing his duty as CWS teacher help him progress in both aspects. Hindi lang yan, ang kanyang pagiging chairperson ng CSD coincides very well sa pagiging special education major ni Karupet. Kaya, let's get to know him and be inspired by his story. Ako po ang kapatid na Jeffrey Ocampo mula po sa lokal ng Sapang Biabas, distrito po ng Pampanga North. Ako po ay Pangulong Mga Awit sa lokal. Ako din po ay guro sa pagsamba ng kabataan at tumatayong cluster leader. Dahil din po sa kahirapan ng buhay ay maaga po ako nakipagtrabaho habang ako po ay nag-aaral. At kinuha ko pong kurso ay marketing management. Nakapagtrabaho po ako sa iba't ibang kumpanya. At ang pinakahuli nga po, ang napasok akong trabaho ay tumagal po ako ng 7 taon. At dahil po sa pandemya, nawalan po ako ng hanap buhay. Sa kabila po nun ay nagpanata po ako sa ating Panginoong Diyos. At yun nga po, dinilig po yung aking panalangin, makapagpatayo po ako ng kambingan. Nagamit ko rin po ang kurso ko dito dahil sa nagmamarket po sa iba't ibang kumpanya. Ibang po doon sa kambingan ay nagsusupply din po ako sa mga dati kong naging kliyente. Ito na po yung i-deliver natin. Ipapareceive na po natin sa ating kliyente. Ang ginagawa ko po rito, kung ano po yung kailangan ng kliyente, ay hinahanap ko po yun sa labas at bibilhin ko po. At yun po ang ibibigay ko po sa kanila. Ito na po, iiwan na po natin sa kanila yung order po nila. Ganun po ang ginagawa ko po sa hanap buhay ko po ngayon. Napakahalaga po ng tungkulin ko bilang guro sa pagsamba ng kabataan at ama na rin po ng sambahayan. Dahil sa ako po mismo bilang magulang ay natuturuan ko po ang aking mga anak, maging yung mga ibang kabataan, na ituturo ko po ang kahalagahan po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pinangungunahan ko po sila sa mga aktibidad na inilulunsad po ng pamamahala. Ito po ang nakapagbibigay kasiglahan sa mga kabataan. Kaya para po sa pagtanda po nila ay hindi po nila hihiwalayan yung paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Ako rin po ang Pangulong Mga Awit sa lokal. Kinakausap ko yung mga sinasakupang mga awit na kailangan sa mga pag-awit ay maging mabiyaya at yung pag-awit kailangan nagmumula sa puso
upang sa gayon, yung ginagawa po naming pagsamba sa ating Panginoong Diyos ay kalugdan at pakinabangan po kami sa aming mga pagtupad ng tungkulin. Ito pong mga ginagawa kong pamumuna sa mga awit, sa pagsamba ng kabataan, ay na-apply ko po sa aking hanap buhay. Ito pong mga trabahante ko, natuturuan ko po sila kung paano sila maging productive, paano po magkaroon ng income. At sa part ko po ay hindi na po ako nangapa sapagkat may experience na po ako sa pagtupad ng tungkulin. Bagaman ako po ay abala sa araw-araw na gawain, sa aking hanap buhay, sa aking pamilya, pero hindi ko po pinababayaan ang pagtupad ng aking tungkulin. Sumasampalataya po ako na kapag ka ipinagpaon ako po yung pagtupad ng tungkulin ay lahat ng bagay na kailangan ko ay idaragdag lang na lang po sa akin ng ating Panginoong Diyos. Bilang ama naman po ng sambahayan ay ang pinakamahalaga po dito ay pinangungunahan po natin ang ating sambahayan sa maayos at matuwid na pamumuhay. Yung mga anak po natin, sinusubaybayan po natin, kailangan ay lumalaki silang nasa tamang pag-uugali, tamang paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Pero ang pinakamahalaga po sa lahat ng yon, yung maipamulat po natin sa kanila, sa ating sambahayan, ay ang paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Wala na pong iba. Dahil pagka yun po ang ipinamulat po natin sa kanila ay tiyak yung kinabukasan po nila ay magiging maganda. Indeed, when we find meaning, correlation, and relevance in what we do, we can do it better. Kaya subukan natin tignan kung paano makakatulong ang mga natutuhan natin sa bawat aspeto ng buhay sa higit na ikahuhusay natin sa kabuuan. Through the story of Brother Roped, hope we got inspired today. Ako po si kapatid na LJ Lirin at abangan pa ang mga susunod na kwento dito lang sa CFO Today. Sa mga mag-asawa, may mga pagkakataon talaga na hindi nagkakaunawaan sa kung ano pa mang dahilan. Pero, ano nga ba ang isang paraan para tumatag ang pagsasama ng mag-asawa? Alamin natin yan mula sa kapatid nating Buklod na mula sa distrito ng Lingayan, Pangasinan. Kamusta po mga kapatid? Ako po si kapatid na Dixinitz N. Culisao. Ako naman po si kapatid na John Raymond Culisao. Mula po sa lokal ng Manawag, distrito ng Lingayen, Pangasinan. Kami po ang mga kasama nyo today. Welcome po sa Lingayen, Pangasinan. Samahan nyo po kami maghanda papunta sa aktibidad ngayong araw. Bilang isang buklod, nahati ang oras ko sa aking asawa, anak, at sa pagtupad bilang INC Radio Correspondent. Hello po mga kapatid! Update lang, katatapos ko lamang pong tumupad sa INC Radio Pangasinan. Kaya abangan nyo po kami every Monday yan, 7 o'clock hanggang 7:30 ng gabi dito lamang sa INC Radio. At dahil tapos na nga akong tumupad sa INC Radio, ngayon naman ay magkakaroon ako ng family time. Totoong masaya ang pagiging ulod at the same time mahirap din. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay madali ang buhay, lalo ngayon na nasa panahon tayo ng pandemya. Ngunit bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, nakikita ko yung mga pagsubok na dumarating sa aming mag-asawa bilang pagpapatatag sa aming pananampalataya at mas lalo kami sumisigla sa mga pagtupad namin ng aming mga tungkulin. Nandito na po tayo mga kapatid. Tara, samahan niyo kami.
Good evening to all the brethren. Welcome to the World Night 2022. Mahalaga yung mga ganitong aktibidad sa Kapisanan ng Bukulod kasi napapasigla nila yung mga katulad namin na bago pa lang din sa buhay may asawa. Masaya po yung puso namin kasi nakasama po kami sa isinagawang Bukulod Night. At magandang experience din po ito para po sa aking kabiyak dahil first time ko siyang makasamang mag-host din. Opo, first time ko pong mag-host ng kahit anong event. Yun po yung unang hosting ko. Nung makasama ko siya mag-hosting sa harap ng ama, kapatid, ay talagang masaya yung puso ko at parang dagdag kasiglahan yun sa aming mag-asawa na magkasama kaming tumutupad. Napatatatag din yung samahan ng mga mag-asawa katulad namin kapag ka kami ay dumadalo sa mga pagsamba, dumadalo sa mga aktibidad na sa ato kanina. Kasi pagka nasa pagsamba ka, nare-remind kami na bilang mag-asawa, kahit na nandito kami para sa isa't isa, kailangan sangguniin pa rin natin ang ating Panginoon Diyos sa bawat plano, sa bawat hakbang na gagawin. Kaya lubos kami nagpapasalamat sa ating pamamahala dahil sa mga panahon ng pagsamba, natuturuan at napapaalalahanan kami ng mag-asawa na palaging manalangin kapag ka merong mga magsubok na dumaraan at matutong magtiwala sa Panginoong Diyos na lahat ng pagsubok na dumaraan sa aming mag-asawa ay parte ng pagpapatibay dahil nga nandito pa tayo sa mundong ibabaw at marami pa tayong pagsubok na pagdaraanan. That's very inspiring, mga kapatid! And that's right! No matter what happens, our Almighty God should always be the center of the marriage. Thank you so much po sa mga kapatid natin na mula sa distrito ng Lingayen, Pangasinan for sharing with us your story today. Once again, I'm Sister Enzy and see you next time! Break! With you this day, with the this day, Wednesday. Gusto ko lang i-rhyme. Wala eh. It's me again, Sister Joliet Cervantes. Mapakilig ka lang kahit corny. Huh? This is again your cool week entertainment break here on CFO. Today, this is the Break Entertainment. Minsan, kailangan nating i-try ang best natin para magpa-impress. Kaya hindi ko na itatry kumanta, baka hindi ka ma-impress. Excited na ba kayo para sa ating live performance for today? Sagutin nyo muna ang tanong ko, cute ba ako? Oh, yeah. Magingay ang mga taga Santa Rosa Nueva Ecija. Wanna know our live performer for today? Watch this. Hello po mga kapatid, ako po si kapatid na Cindy Prince Fernando, organista po sa lokal ng Santa Barbara at kadiwa district officer po sa distrito ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Nagsimula po akong kumanta noong ako po ay bata pa. Kapag po may competitive activities sa aming distrito, lalo na po ang Songs of Faith, Love and Hope, ay sumasali po ako hindi lamang para i-showcase ang aking talent, kundi para ipakita na rin po ang aking pakikipagkaisa sa mga aktibidad na inilulungsad po ng pamamahala. To sing the INC Original Music Bukhang Liwayway, narito po ang ating kapatid mula sa distrito ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Kapatid na Sydney Fernando, this is your day! Matutuyo ka na. Mararanasin din muli liwanag na dumadampi, magbabalik ng buhay sa mga matamlay na ngiti. Ako'y naniniwala,
Mula kay Ate Sydney. Hello po, Ate Sydney. Kamusta po? Hello po. Magandang hapon po. Ayos lang po. Maganda po kayo sa hapon. Ate Sydney, ano po ang pakiramdam na makapag-perform ng live dito sa Breaktertainment? Nakakakaba po, pero masaya po ako sapagkat ako po ay napili na makapag-perform po dito po sa Breaktertainment. Hindi naman po halatang kinabahan kasi napakagaling po ng inyong live performance. Ate Sydney, ano naman po yung naging inspirasyon ninyo sa pagpili po ng INC original music na Bukang Liwayway? Ang naging inspirasyon ko po para sa pagpili ng INC Original Music na Bukang Liwayway po ay kahit po dumadaan tayo sa mga pagsubok, lalo na po nasa gitna tayo ng pandemya, ay mayroon pong Bukang Liwayway na sasalubong po sa atin na ang ibig sabihin po nito ay bagong umaga po para sa atin. Oh, napakaganda naman ng inspiration mo, Ate Sydney, maging yung ating mga listeners and viewers ay na-inspire mo. Kaya naman, bibigyan ka namin ng pagkakataon na batiin lahat ng gusto mong batiin. Go ahead for your quick greetings! Hello po! Bumabati po ako sa tagapangasiwa po ng aming distrito, ang kapatid na Henry A. Capuno, at sa tagapangalawang tagapangasiwa po ng aming distrito, ang kapatid na Eliseo Canlas Jr. po, at sa aming KSKP po, ang kapatid na Ken Marion Ramos po. Pati na rin po sa buong distrito po ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Hello po mga kapatid! Once again, thank you so much Ate Sydney Fernando mula po sa distrito ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Pakamusta na lang po sa mga kadiwa po dyan sa inyong distrito, lalo na sa ating Kuya Kenneth Liwag. Bye! Muli, maraming salamat po sa ating mga listeners and viewers sa patuloy po ninyong pagsuporta. Nais ko lang din pong mag-promote. Ako din po ay mapapanood at mapapakinggan ninyo sa ating INC Radio Metro Manila Monday 8:30 in the evening. INC Radio Wow with Bob Tuesday 10:30 in the evening till midnight. Kasama ko po ang ating Ate Merlani Polaris, Ate Iris Santiago at ang very supportive at poging Kuya Jacon Estrella. Hello din po kasa Ms. Tupito at ang INC Radio, let's take a break. Nandun po ako every Tuesday and Friday, 4:30 ng hapon bago ang CFO Today. Kaya hello po kay Ate Nori, Ate Noemi, Ate Havana, Ate Arian, Ate Pam, Kuya Nelo, Kuya Henry, Kuya JM, Kuya Blazeo, Kuya Kenneth, Ate Joanna, and Ate Roslyn. Of course, sa atin pong Ka-Edwin Acebuque! Dito lang po ako nagiging rapper sa quick greetings natin. Bukas po, CFO Today International. This has been your host, Sister Joyette Cervantes. This is the Breaktertainment. Did you enjoy it? Because I enjoy it! One thing is for sure mga CFO Today, kahit gaano tayo kalaya sa ilang aspeto ng buhay natin, may consequences lahat ng yan. Like sa freedom of speech, it's one of the protected rights sa maraming bansa. Para naman sa ating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, we take care of this freedom and any type of freedom instead of taking advantage of it. Lagi nating sinasabi, di ba? We are Christians even when online. Let us be careful of the freedoms that our Lord God gave us para mas ma-achieve natin ang ating mga goals. Always remember na free will doesn't mean freedom from consequences. Believe me, it's more fun and more rewarding to enjoy life if we know that we are doing God's will instead of doing our own. That's all for today's episode. Abangan naman natin bukas ang international episode. That's why I would like to take this opportunity to greet Brother Jerry Yolis Kagabi in the local congregation of Tracy in the Ecclesiastical District of Northeast California, and to Brother Alan Lopez from the Ecclesiastical District of Los Angeles County.
Salamat po muli sa inyong pagsubaybay. Ako po ang kapatid na LJ Gurin at sana kayo ay na-inspire by Christian living dito lang sa CFO Today.